buwan ng Oktubre ay isa na namang istorya ng pagpapagaling ang ating matutunghayan dito sa pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Mula sa Gamay, Northern Samar ay makakapanayam natin si Mrs. Hershey Fesaloma Saico, 29 na taong gulang na nakasaksi sa kagalingang ipinagkaloob sa kanyang pamangkin na si Abilie Joy Camacho. Pag naalala ko po yung nangyari, way back 2020, yung pamangkin ko po kasi, she was just 9 years old. Then, nasa summer po kami, sila. So, wala pong magandang medical facilities doon. Nung nag-appear po yung mga symptoms ng kanyang sakit, madami po siyang mga pasa, napapagod po siya kagad. Ni mag-toothbrush, hindi niya po magawa na nakatayo kasi mabilis po siyang mapagod. Tumagal po yun ng mga 6-8 months. Year 2020, until they finally decided to visit Manila. Sabi nila, pa-check up lang kasi baka anemic. True enough, anemic po talaga siya, but it's a different kind of anemia. So it's called aplastic anemia. Nung time po na magvi-visit lang po sana kami sa hospital for the check-up, hindi na po kami pinaalis sa clinic because the doctor told us severely low ang lahat ng blood levels ng pamangkin ko. And nasa stage na kapag hindi pa po siya masalinan ng dugo, it would be very critical. Tapos pwede na pong magkaroon ng mas madami pang complication. So ang dami po talagang nangyayari sa hospital. And ang dami pong mga rules and regulations na kailangan i-follow. Nandun po yung kailangan i-swab test muna before you're able to be admitted. When we were tested for COVID, yung sister ko po, yung mother ng niece ko, she tested positive. Dun po sila nilagay sa COVID ward. Hindi po pwede doon ang walang COVID. So, pinaalis po ako. Yung pamangkin ko po at yung ate ko, doon po sila dinala. So, there, yung pamangkin ko, sinalina na siya ng dugo. But they had to stay there for 2 weeks kasi yun po yung clearance time ng COVID, di ba po? Akala po namin nung time na yun that after niyang masalinan, because she was already energetic, ganun po pala talaga yun. Pag nasalinan ka, energetic ka na eh. We didn't know that the whole situation will drag on. So, hindi po kami prepared. Lahat kami, my family in Samar, hindi kami prepared. So, it took multiple tests to finally see, nag-biopsy siya. We went to different hospitals for second, third opinions. The results came out. She had a very rare condition sa kanyang bone marrow, aplastic anemia. Actually, our doctor, my niece's doctor, sabi pa sa amin, you know what? I would rather prefer to have yung pasyente natin na magkaroon ng leukemia than aplastic anemia. You see the choices that we had. Leukemia had a better chance of parang treated because there is already a defined treatment plan. But aplastic anemia, parang nanghuhula pa lang sila. There, wala pa talagang parang nakaset sa bato na ito na yung treatment plan natin for this specific kind of illness. It's this feeling of hopelessness. Seeing your niece wither away, parang 9 years old, she has a lot of things that she can do sa buhay. And then, pag sinasamahan ko siya sa kanyang pagbablood transfusion, you'll just see a lot of sick people. And then, nandun yung pamangkin mo. You wouldn't really feel like there's hope. Pero alam niyo po ano sinabi sa akin ng pamangkin ko. Tita, sabi niya, pray lang tayo. And then, I would pray. Quick story lang, meron po kasi akong allergy. So kapag nagkakasipon po ako, nagkakaubo ako, kahit po yung mga gamot na mga nire-reseta ng doctor, it wouldn't take effect in like 10, 12 days, 14 days. Pero yung miracle rub po ng Padre Pio, yun po talaga yung isang pahid ko lang, lahid dito sa dimdim at sa likod. Tomorrow, I'll be okay. Yung pamangkin ko po, I used that on her. So every time pinupunasan ko yung pamangkin ko, I pray, Lord, Padre Pio, tulungan niyo po kong ipagdasal ang pamangkin ko. Ibigay niyo po sa kanyang kagalingan. No matter how hopeless po, that time. Because I see the science, it's dropping. Yung blood levels, it's dropping. Lord, you know, please, give my niece the healing that if she's deserving, please give her an extension of life.
alam niyo po, no treatment, wala pong kahit anong scientific intervention maliban po sa blood transfusions. Dami nangyayari sa paligid natin, hindi natin may explain. Isa na ron yung tumataas na yung blood levels niya. Kahit wala po kaming ginawa na treatment sa kanya. We will be back to Manila January 2022. Pa-recheck yung blood levels niya. And then if she's going to undergo the treatment na, yung three treatments na very risky. Hindi nga 50-50 eh. Hindi 50-50 yung chance eh na makakasurvive siya eh. But we were willing if yun talagang kailangan. But thankfully, through prayers alone, nakita ko talaga naman blood levels niya, lahat, normal. And the doctor even said, thank God. This is a miracle. Dati po, diba, nabanggit ko, hindi po siya makapag-toothbrush ng nakatayo dahil siya nga po ay mabilis manghina. Ngayon po, siya po ay isang band majorette. So, nakakapagparada po siya sa buong town namin. Lahat po ng gusto niyang gawin, nagagawa na niya. Ang dami po niyang ginawa ever since she's been healed. And then, continuous po ang pag-devote namin ng prayers po. Padre Pio, thank you. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapala na binigay niyo po at pagdinig po sa healing prayer po namin. Wag na wag po kayong titigil magdasal. Kasi meron pong nakikinig. Meron po tayong pagdadaanan na hindi po natin ma-explain. Hindi po natin malalaman kung bakit. But time will come. Malalaman po natin kung bakit kailangan natin pagdaanan yung mga bagay na mahirap. There will be answers po na tingin natin, hindi natin gusto yung sagot sa mga dasal natin. Lahat po, pero tandaan po natin na yung buhay po natin, nakaplano na. And with prayers, lahat po posible. Huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Ang kagalingang ipinagkaloob kay Abilie Joy ay naging instrumento ng Diyos upang mas tumibay ang pananampalataya ng kanyang tita na si Hershey Fay. Isang paalaala sa ating lahat na ang tunay na nananampalataya ay magkakamit ng biyaya.